ni. Kaya madang limon sila'y kasalabuhan, masisakot pa ng bakat. Ako'y humilingi ko maging sa lakambini. Ako'y hindi ko na nagpakilala. Sa bigla ang ilang paso, katumbalik ko ang mahina. Nais ko rin mo kasi buhay niya'y matama. Nor kaya eh pangilan na pala. Makatangin pinagpala. May adikay, wika na nila kailangan. Bilang sandata, laban sa kahirapan. Sa balang tasan, matayo ang katalingaman. Iginagbalang ng mga sinuan. Mga yakin na kumbalik, iyong magtanungan. Ayon, wala naman sa kawalan. Mary Ann Ponce, aking pangalan. Sa mga sana kayo sa akin, magbibigay karangalan. Pinamahal na naman binig, yung pagpasadungan. Napaabang, mahirap na nagbalikan. Ako'y isang mamata, naging alaman ang kasipan. Kapwa, Pilipino, di ako kahit mapag-inanan. Kaya ating tita, pinagsandal na sa kahirapan. Aking mapang, tinutukulan. Yamang kamot, nakakakakilala na. Mga makatang maglalaman, aking agad umpisahan. Mainit ka bang bakat? Kaya ala, sige, paunahin ang makatang umaayon. Kaya madang limon, sabay-sabay siyang kasalubungan. Nanapayag, wika natin bilang sandata, tapos siyang tumapayag. Kanyang patungali naman ating pakinggan, sabay-sabay siyang pasalubungan, masikapong balakpakan. Ngayon ang hindi kapatahin, sarili bilang di makakatulong sa akin. Laban sa kahirapan ng parang isa sa akin, sa mga nakakarating bansa, tayo'y makipagbayanihan. Tayong Pilipino, wikang panyaga ang pag-aralan. Bilang kombinasyon sa pagkikipagtulungan, sa pag-import-export ng ating produkto, pati na rin ang ating mga kababayan, mabibigyang kabuhayan. Sa ganitong paraan, unti-unti ang ating payan. Nang napakinggan mo lang hindi na magkalaban, ang bisong masangang na ang kapiran. Ngayon, ikalawang hindi na kanilang kungalian. Sabay-sabay silang kasalabungan, masagamong palakpakan. Bakit ba lagi na lang tayong nakadepende sa mga banyaga? Di mo ba naisip na kung nakaya nilang umunlad mag-isa, tayo mga Pilipino pa kaya? Na may sariling wika, may sariling isip at diwa? Walang masubayabong na kaunlaran kung umiinip lang sa tagbayang. Pera natin ang kaban, inaisigata ng aking kalaban. Sariling problema natin ang solusyon, galing dapat sa akin. Bakit ba ba tayo magpapakahirap kung pwede naman tayo magpagtulungan sa mga banyaga? Parang kanilin sa ating mga Pilipino, kayaan na. Ang ikawbayan na lahat dito sa tagaytang bayan, pinag-aaralan na nila ating wika para tulong mo nila'y kumita at pagkatrabaho dito sa ating bansa. Pinag-aaralan mo ba ang banyaga kung pinigilin ang tulong sa atin para umundad kanilang bansa? Praktikal lang naman ang aking isipan, solusyon ko'y pang mabilisan. Upang itong kaunlaran magigang daan, di tulad ng iyong tinuturan. Solusyon ko'y pang mga makasarili lamang, kaya usap ka po itong aking bayan. Masyado kang piit sa mga banyaga, subukan mo namang magtiwala sa mga Pilipinong iyong kapwa. Huwag mong palikuran, sarili nating wika, nating kanyakan na Pilipino ka, dahil yan ang mag-uugnay sa atin. Upang magkaroon ng pagkakaisa at pagkakaunuan, at pag may pagkakaunuan naman at pagkakaisa, Pilipino'y mapumuno ng alaman na mag-aakyat sa amin sa kaunlaran. Hindi ko tinatalikuran sa sarili kong wika. Mas kailangan lang talaga natin pagyaman ang ating bansa kaysa unahin itong nasyonalismo. Mas mainam talaga maging pagtulungan sa mga banyaga. Halata ko nga, kaya pati musik mong banyaga, yun ang sinasamba. Ihamak naman na mas maganda, musikang banyaga. Musikong galing sa Amerika, lalo na sa Korea. Korea ba kago? Musikong di mo maintindihan. Kaya kapag itong pinakinggan, para ka lamang nahihibang. Lamang aking mga kababayan, lumalayo na kayo sa paksa ng talakayan. Pakikusap muling balikan, paksa ng balangtasan, huling
inyong mga nanginginip. Huminahon lang at magpupit sa inyong bawat hili. Kaya naman, Madam Pimon, muli aming kahilingan na pagmagigamang palakpakan. Sa mga makita ng aming wika, tayo'y makakahituha impormasyon tama upang magkaroon sa pangangalaman sa ganitong paraan at kalakaran. Tayo'y mabibigyan ng pagkakataon at daan na may makayang aking opinyon at nararamdaman sa mga pinunong aking pinagkatiwalaan upang sa ngayon tayo'y matulungan at mabigyan ng kasuhan itong ating kahirapan. Napakalaming pagbabago ang gagawin itong ating wika. Di lamang natin napapansin, ngunit sa pamamagitan ng aming wika, siyang nauunlad ang pagbabago, kalagayan at katayuan ng ating bansa. Alaman, sapagkat mas praktikal ang magaan. Pagiging walis sa buhay, sipag at saga ang narapat ay pangpanday. Dapat dito sa karumaan, matigil ako iyong buhay ng magiging kayahan. Mas magiging mabilis itong kondalan kung hindi tayo sa wika agapay. Ating simulan sa mga banyaga, tayo magipagtulungan, magibaga. Ngayon, kapo na nagigyang kasaguran. Matagal lang pinag-uusap ang katanungan. Ngayon, muli aming kahilingan.